If you are living alone, dahil nga sa mga changes na nangyari, importante na makapag-build ka ng routine. It was to give you a sense of normalcy. So when I say about routine, halimbawa, you wake up at a certain time, kakain ka in a certain time, meron kang gagawing activity. So ito, it's building routine. Sa mga nag-work from home ngayon, mahirap din siya kasi alam ko that you have to undergo Zoom meetings, tapos nasa bahay kayo. Yung work from home setup, may sense tayo minsan na nai-invade na nito ang ating personal life. So, kung ganoon ang nangyayari sa atin, we can set a space sa bahay natin na para lang talaga sa ating work from home setup. So, halimbawa, you put a table, tapos nandoon yung laptop natin, o kaya nandoon yung mga phones natin ginagamit natin sa trabaho. And tapos, hindi tayo magdadala ng ating trabaho doon sa ating mga kwarto. So, in other words, may space lang talaga sa bahay natin or sa apartment natin ng para lang sa trabaho. Pag nasa family life ka, kasama mo yung mga pamilya mo, kung halimbawa ikaw ay mga magulang, may tatlong area na importante. Una, routine. So, katulad nung nabanggit ko kanina, pangalawa, rituals. Magkaroon tayo, mag-establish tayo ng family rituals. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, sabay-sabay tayong kakain. Magkukwentuhan tayo, meron tayong movie time. So, this can be rituals na pwede nating establish sa family. Pangatlo, regulation. So, especially sa mga kids, importante yung rules and regulation, no? It was to also give them a sense of normalcy. So, itong mga bagay na to ay hopefully makatulong sa atin, sa ating family life. Huwag nating i-downplay yung panganib ng COVID. Kasi the threat of the virus is really real. Pero yung reaction natin about it is something that we can control. And this situation that we have is an opportunity for us to relate more with other people. It is also an opportunity for us to trust God more.